Hi guys! So, nandito kami ngayon sa IKEA and first time kong pumunta ng IKEA. By the way, kasama ko yung family nila lang. First time kong mag-IKEA, mag-iikot lang kami, tapos baka mag-picture. And naghanap talaga ako ng chair, pero feeling ko hindi lahat dito available. Pero okay lang, mag-iikot lang kami and excited na ako kasi may ligaw sa mga room decorations. Ito si Lance. Closet na to. Pero yan, ang laki niya. Tamang-tama sa'yo. Upuan yeah, mo. May gantong area. So, malaking salamin. Gusto ko ng mga ganto. Tapos diretso na siya sa CR. Ang ganda pa ng CR. Close. Next time. Mukhang hotel siya. Na-open to pag clinic. Tama ba? Tapos bilabuwag sa akin, no? See? Yan. Diyan mo ilalagay yung skincare mo. 16,000 siya. Ito yung maganda yung closet and ito yung kailangan ko talaga, maraming lagay. Ano kailangan mo? Ano ba? Ang ganda ng salamin, guys. 5,000 yung salamin. Gusto ko ng mga ganda ng salamin talaga. So cute! Hey guys, welcome back to my channel. So ngayon naman, magpapakita ako ng mga clothing pieces na pinadala sa akin ng Rehouse. So thank you so much Rehouse for sending this over. Actually, may mga bags din pala akong mga kinuha at pinili sa kanila. Ang dami kong sets na kinuha, pero unahin muna natin yung mga bags. Kumuha ako ng beige, tapos kumuha din ako ng white naman na normal lang din na bag. Wala pa akong gantong klaseng itsura ng bag talaga at mas may storage to kaysa sa mga baguette bags ko. Pinakanapansin ko dito ang kakaiba is yung straps niya. Ganyan siya, para siyang belt, ibibelt mo siya dito, meron siyang lagayan dyan sa loob. Pwede mo siyang gawing parang fanny pack, or pwede din naman gawing mong handbag lang or shoulder bag, na adjust mo yung length ng kanyang strap. Para sa akin, kakaiba lang nun, wala pa akong gantong klaseng bag na parang kiniclip on na eme. Ang laki din ng storage niya guys, and maganda din yung quality niya, makapal siya. Mayroon pang isang option pag gusto mong i-shoulder bag. Mayroon siyang compartment dito pag may lalagay ka dyan. Maganda yung quality niya, hindi siya parang masisira ka agad. Tapos gusto ko yung pagka-white niya, hindi siya dirty white, talagang puting-puti talaga siya. And ito yung mga bags na wala ako masyado, so nagkakalag ako ng mga color white. So, itong next, hindi ako laging kumukha ng ganitong klaseng bag kasi parang hindi ko siya style, pero nakita ko yung kulay. Ang cute lang ng kulay. Tapos, kunyari, may events, pwede ko itong gamitin. Maliit lang kasi siya talaga. Ganyan lang yung storage niya sa loob. Tapos, may zipper din itong gilid. Ang ganda lang ng design neto. Ito yung hindi ko gusto, itong chains. Para sa akin, mas maganda kung lahat is parang strap lang. Pero, okay lang. Pwede ko din naman yan tanggalin. Ang ganda ng quality. Wala pa akong kahoy na bag na handle. So, parang kakaibang touch yung
may wood na ganyan. Dito na tayo sa mga clothing pieces at ang una kong ipapakita ay itong set na to. Isa to sa mga favorite ko sa collab na to. Color gray siya, tapos yung fit niya sa body type ko is sobrang fitted, as in bodycon fit talaga. Minsan nagfe-fail ako sa mga skirt, pero ito bodycon skirt talaga siya. Tapos pwede ko pang i-partner sa mga ibang black tops, kasi nga sets mamimix and match ko. Tatali-tali mo yung top, and alam nyo mahilig ako sa mga ganong klaseng top. Pagka ito yung suot ko, mag-nipple covers lang ako, and yung nipple covers ko is from Easy Peasy. Isa sa mga best nipple covers na pwede nyong i-avail. Lagi ko yung link nun sa description box. And yun yung actually yung suot-suot ko din ngayon sa top na to. And by the way, itong top ko from Shopee. Ayan, mga basic pieces na top. Ilagay ko din yung link nila sa description box. Ito naman, hindi lang siya normal na body skirt na, bodycon skirt. Kasi, mayroon siyang cut dito so may paskin ng konti. Ang cute na ito. Isa sa mga fave ko talaga. Itong set na to, guys, parang lahat favorite ko sa collab na to. Pero ang ganda ng mga sets nila. Itong mga gantong classic pieces, yung mahilig kong gamiting cover up sa mga normal na pormahan. Shorts na black or tube top na black. Tapos ito na yung pantaas mo or all white. Ang ganda niya na kasi pop of color siya na long sleeve. Nung finit ko to kahapon, gandang-ganda ako. Ang ganda ng fit niya. Sakto siya sa katawan ko. Tapos, yung shorts niya pa, hindi nag-fail. Ito, saktong-sakto siya, hindi siya maluwag. Alam niyo yung feeling na parang exposed yung sa may pukerat niyo na part sa sobrang laki ng shorts. Meron din siyang bulsa. And yun yung mga gusto ko sa mga shorts, sa mga pants. Pag may mga bulsa, kasi ang dami kong anik-anik na nilalagay pag wala akong daladalang bag. And next naman na set ay ito. Kumuha naman ako ng baby blue. Medyo maluwag sa akin yung top. Makikita niyo sa try-on, parang ang laki ng area na to para sa meron ako. So, need ko siya talagang i-tighten, tas sobrang hindi masyadong gumalaw-galaw, ganyan, kasi pwedeng ma-expose yung aking hinaharap. Iisipan ko to ng ibang klaseng pagsuot na talagang sasakto siya sa kung ano yung meron ako. Pero maganda yung tela niya, guys. So, ang pinaka gusto ko dito is yung bottoms niya. At ito yung pinaka reason ko ba't kinuha ko tong set na to, kahit na yung top is medyo risky. Kasi mahilig ako sa mga flare pants, ganyan. Meron akong gantong black, white, gray, brown. Mahilig ako sa mga ganito talaga kasi gantong pants lang, tapos mag crop top ka lang, okay na yung forma mo. Ang ganda niya na tignan, tapos parang chillings lang niyang suotin, and ang flowy-flowy pa niya. Ang flatting nito sa figure ng katawan ko. Kaya sobrang hilig ko sa ganito. Pag nakakakita ko ng ganito sa mga collab, kinukuha ko talaga kasi, I swear guys, maghanap kayo ng mga quality flare pants. And may mga ganito din sa Shopee, kung may makikita ko, lagay ko sa description box. And yung iba halos is nakuha ko sa Lovito. Fitted yung sa may ditong part, tapos dito is nagiging flowy ng ganyan. Ang ganda ng fit nito sa akin. Last naman na set ay ito. And sobrang lagi ko itong nakikita sa Pinterest, guys. So, nung nakita ko to sa Rehouse, kinuha ko na siya. Kaso, medyo mahaba yung bottoms niya. I think, pag sasotin ko siya, mag-heels ako or mag-boots, ganyan, para medyo tumangkad ako ng konti, tapos hindi madugyutan yung baba. Nakakaiba ng design niya, nung tela niya. Hindi ko alam mo nung tawag sa tela to, hindi siya rib eh. Expensive yung look niya. Ang cute pa nung kulay, color green. Wala pa kang gantong klaseng tela ng damit. So, nung dumating to sa akin, nagandahan talaga ako, tsaka nastigan ako sa kanya. Ito din is long sleeve again. Pwede kong i-partner sa iba. Tapos ang cute nang dito sa may baba niya, ganyan yung cutouts ng baba. Ruffles na eme siya. Thank you so much, Rehouse, for sending this over. And thank you so much for collaborating with me. And kung gusto nyo i-avail or i-check out yung mga products nila, ilalagay ko lahat ng links, pati prices, sa description box so you can check it out. Meron din akong coupon code na pwede nyo gamitin kung gusto nyo mag-avail. Again, thank you so much, Rehouse. Dumating yung projector ni Angel. Chichi! What's that? Universal? We're gonna watch Jurassic Park with Gucci Gamay. Dumating? Ala! Look dun, oh! We're gonna watch Jurassic Park? Yes? It's not a cheap. What's that? Umalis kami last time ni Lance, nag-photoshoot kami sa labas kasi may mga kailangan akong picturean din sa mga collab ko. Nag-photoshoot kami sa may ATC and Alabang West
parade, nag-shopping ako ng konti. Konti lang naman to, parang trinit ko lang yung sarili ko sa mga bagong skincare. And dahil to sa TikTok, guys, kasi di ba may bago na akong TikTok account, marami ako nakitang mga bagong skincare products doon na hindi ko pa nakita ulit, and nakita ko yung mga reviews nila doon. So, nabudol ako. So, bumili ako. Yung isa dito, actually, is nag-research talaga ako. So, ipapakita ko sa inyo yung mga binili ko. Mini-treat ko lang sa sarili ko. And meron akong singaw sa dila, guys. Parang iba siguro ako magsalita. Bago na rin yung kulay ng lenses ko, ipapakita ko yan sa inyo sa susunod ng mga vlogs. May nagpadala sa akin, so bago na yung kulay niya. Alam nyo, sobrang hilig ko sa skincare and nakikita ko talaga na need na nating alagaan yung skin natin. Sobrang lakas ng sinag ng araw, yung mga UV damage na pwedeng makuha, and wrinkles and shit. Naghanap ako ng bago kong product na pwedeng magamit at ito ang Kiehl's Retinol Skin Renewing Daily Microdose Serum. Nag-research muna ako dito, guys, bago ko ito pinurchase. Naghanap ako ng reviews. Importante na gawin yun bago kayo mag-purchase, lalo na sa skin nyo ilalagay. So, by the way, guys, hindi sponsored itong vlog na to. I-update ko kayo kung ano yung magiging result. Pero ito, guys, ay medyo pricey. 3,950 pesos itong product na to. Nagulat ako sa presyo niya. Wala pa akong product na kahit isa galing sa Kiehl's. Ito ang first ever ko na product. And tinanong ko kung magka-clash siya sa iba kong mga skincare. Sabi, hindi naman. Pwede mo siyang in-mix. Ito is retinol. Maraming benefits ang retinol sa ating skin. Isosearch ko at ihahanas ko sa inyo para din may idea kayo kung gusto niyo i-purchase and kung available to sa Shopee or online. Ilalagay ko naman yung mga links sa description box. Retinol helps eliminate and reduce signs of aging, improve appearance of fine lines and wrinkles, and improve skin texture. So ako, guys, may texture ako and normal yan sa skin. Normal na magkaroon texture sa skin, and I think tumatabingi yung camera, nakakaloka kasi sira yung aking tripod, guys, pagpasensyahan nyo na. It is clinically tested to steadily promote skin surface turnover and visibly improve firmness, reduce wrinkles, and refine texture while minimizing discomforting effects including redness, dryness, and peeling. It helps unclog pores daw, in-exfoliate niya yung skin, and ini-increase niya yung collagen production. Sabi dun ng dermatologist, gamitin ko lang siya muna, 3 times a week lang daw muna. Ayoko i-pump. Sayang. 3,000 to. Nakakaloka. Ina-try natin tumamaya. Super excited na akong gamitin. Sobrang daming freebies ng Kiehl's. As in. Tapos, meron din pala silang parang machine doon. Like, pang-check ng skin. Tapos, nagpa-check ako ng skin ko doon. I-share ko sa inyo yung results. Overall naman, excellent yung skin ko. Ang pinaka parang high lang doon is yung sa surface spots. Walang bayad yun, guys. Walang extra fees yung pagpa-check nyo ng face nyo doon. Hindi ko alam kung sa ibang branch meron, pero sa ATC meron kung gusto nyo. Pwede kayo magpa-check ng skin nyo doon. Mabilis lang siya, pipicturean lang, tapos makikita nyo na kung ano yung situation ng skin nyo, kung saan nyo dapat i-improve, like may UV damage ba ganyan. Mukhang sponsored tong vlog, pero nag-enjoy lang ako sa experience ko talaga dun sa Kiehl's. Kahit na medyo pricey yung product, parang nabawi ng konti sa freebies nila. So, ayan. Next naman is sa Nature Republic. Meron din silang freebies na binigay. Ito is anti-hair loss shampoo. Ayan, black bean. Wala na akong cleansing balm. And alam nyo, ang pinaka-favorite kong cleansing balm is galing sa Lux Organics. Pero, naubos ko na siya. Mga nakalima na ako nun. So, sabi ko naman, magtatry ako ng iba. Pantagal ng makeup, lalo na nag-eyeliner ako. So, cleansing balm talaga. Konti lang. Tapos, sa eye lang naman. Kasi hindi din naman ako nagpa-foundation. Ganyan siya. Ayan, may spatula lang din siya, katulad yung sa Lux Organics. Eto, mas malaki siya. Same lang halos ng price. Tatry natin to later. Eto! Eto, guys, nakakaloka. And ang mahal pala nito. Akala ko around 300 pesos lang. Sis, 700 plus siya. Alam niyo, mahilig ako sa sunscreen, mga sunblock. Tapos nakita ko na merong sunstick na hindi mo na need i-apply sa daliri mo. Like, naka-form na siya para i-ano sa face. And ako talaga tinatry ko ng pag lumalabas, nagre-reapply ako ng sunscreen after 3 hours. Kaso minsan nadudugyutan ako kasi syempre may dirt na, tapos maglalagay ka pa ulit ng sunscreen. Pero important ang sunscreen, lalo na sa UV damage. Sunstick Fresh Powdery, meron siyang 50+, SPF, PA++++. Ganyan naman, mataba naman siya, hindi naman siya parang tinipid. Tatanggalin mo yan, itatry natin sa harap ng camera. Total, kanina pa ako naglagay ng sunscreen. Ooh! It's nice. Ang bango niya rin, guys. Wala siyang white cast. Hindi ako mahilig mag foundation and anik-anik. Okay na ako sa sunscreen talaga. Ayan. It is nice.
Tapos paglalabas ka, ito na lang dadalhin mo. Girl, ang ganda! Itatry natin sila kasi mag-skincare na rin ako. So, madami kong ginawa ng araw na to. Pero itatry natin mamaya. And sasabihin ko yung hanash ko kung okay sila. Pero so far, I think okay naman. And excited na akong mas gamitin at ilagay sa skincare routine ko. Nag-film pa ako ng IG reel pero hindi ko alam kung natitirpan ko, pero today sobrang tiring lang. Wala ako ng content ngayong araw na to, like Instagram and TikTok and everything and YouTube. Gucci wants to go inside. Ayan na nga, andyan na siya. Hi, Chi! Why? Okay, go! 11 o'clock na. Pero itatry ko muna yung mga bagong products. So unahin natin itong cleansing balm. Tatanggalin ko muna yung lenses ko. Ayan. Uy! Shucks! Okay. Yan lang. Actually, napadami yung kuha ko. In fairness, guys, ang bango niya, ha? Legit. Sabi ko lang yung ginagawa ko, guys. Sobrang gentle lang. Hindi ko kinukuskus ng sobra. I'm so tired, guys. Nakadalawang kape ako today. Kakainin ko lang ng kape. Pero hindi tumatabla. Nakaantok na ako. Pagod na ako. Nice! It's nice! Dapat pala mas kinuntian ko. Medyo nadami yung kuha ko. Pero, as you can see, nawawala na po yung makeup. Babalawan na natin. Yung finish ng Lux Organics after kong hilamusin is parang may oily pa siya na konti, like malagkit. Pero ito, so far sa kamay, wala. Nawawala siya nga, ganun rinse off siya ng water. Fairness, guys. Wow, Chichi, why? My God, kinakabana pag umaawa si Gucci. Wala nang natira and hindi siya ganun ka-oily yung feeling. Mag-clean up lang ako, tapos babalikan ko kayo, tapos na-try natin yung Kiehl's. Tapos na yung skincare ko, tapos na ako sa cleanser, tapos sa serum. And hindi na ako araw-araw na naglalagay ng toner. Nakita ko na hindi pala dapat lagi nagtutoner araw-araw. So, yun minsan twice a week na lang ganyan. Iba pala yung angle kasi natutulog si Gucci sa harap ko and ayoko siyang bulabugin. So, entatay na natin yung Kiehl's. Huwag daw i-apply sa eyelids and sa lips. Ayan. Alam nyo ba, guys, umabot ako ng mga 5 minutes, ganyan. Nagmamassage lang ako ng face, lalo na sa moisturizer na part. Ganyan, nagaganyan lang talaga ako. And napapapikit ako minsan. Wala namang burning effect. Okay naman siya sa akin. Pag may burning effect, medyo red flag pag ganun para sa akin. Ibig sabihin, hindi para sa skin ko. Ito pala yung moisturizer na ginagamit ko. Yung in-unbox ko sa inyo last time. Ito yung Neutrogena Hydro Boost Water Gel. Sobrang na-addict ako sa skincare recently. Kung napapansin niyo. Pero kung may i-recommend kayo or may mali akong ginagawa, sabihan nyo lang ako sa comments. Only lip mask ako. Ito yung 98 Tomato Glass Skin Lip Therapy Mask. Pero nagahanap ako ng bago. Gusto ko yung medyo may tint. By the way, guys, may story time ako ng saglit. May bago kong product, Karing Origami. At ito yung Origami Green Apple Clay Mask. Galing ito dun sa second time na event na inatandan ko kasi in-invite nila ako ulit. So, sobrang kinilig ako na gusto nila ulit akong umattend ng event nila. So, this time, ito naman ay sa SM Santa Rosa, Laguna. Hindi ako nakapag-film masyado, pero may mga footages akong nakuha. And thank you so much, Lance. Si Lance yung nag-video talaga ng mga footages na makikita nyo. Kasi sobrang nag-enjoy ako makipag-usap dun sa mga ibang content creators na nandun. So, may mga na-meet akong content creators dun. And wala lang, nag-enjoy ako sa event. So, thank you so much, Origami, for inviting me and for giving me this product. And tinry out ko na to, guys. Kaso hindi ko siya gagamitin ngayon. Pero i-update ko kayo kung sakaling gagamitin ko siya sa susunod na mga vlogs. Ilagay ko pa rin lahat ng benefits and ingredients sa description box. So, you can check it out kung gusto niyo siyang i-avail. And open na ang Origami sa SM Santa Rosa, Laguna. But, ayan siya. So, ayun lang naman, guys. Ako ay matutulog na dahil bukas mag-film ulit ako ng maraming bagay-bagay. Pero, yun. So, good night, people.